Yeah, This go is ahead. our office. This is Teacher Murray. You can see the shiny head. This is Teacher Mar. Say hello, Teacher Mar. Hello. This is Teacher Joy. Ito po yung aming opisina. Makita nyo, ayan o, ang daming mga anik-anik kasi we are the coolest kindergarten teachers in the world. Especially this one. The bestest. Oh, yeah, the bestest. The bestest among the best. The most bestest. The most. See, this is our visual aids. Ayan, nagkalat siya. So, nakikita niyo. Teacher Girlie is pregnant right now. No, she's just pregnant. Baby, baby. Fat. Bilbi lang to. Bilbi lang ba yan? Sobrang kaya ng bilbi. Hindi po siya COVID baby kung inaakala nyo. So ito na mga kules, klasiko na. Mauna na ako sa inyo ha. So ito yon, nandito yung aming mga anik-anik, flashcards. Ito, hindi ito pamalo sa mga bata. Ito ay stick pang turo sa flashcards kasi nga, at saka pag ano, kapag nag-ano sa book nila, nag-guide. Ano, as much as possible, iniiwasan namin maging ano, malapit sa kanila. Pero minsan hindi rin talaga namin nagagawa kasi nakakalimutan nga namin. So, eto na po. Eto yung buhay ko. Buhay namin. Ayan, aray. Yung aking shield. Ayan. Eto yung aking mga gamit. Eto yung aking anik-anik. Tapos from, ano, from the office, lalabas. Medyo malayo-layo yung classroom namin. So, hindi siya yung katulad sa ibang school na homeroom class ka. Yung hindi ka nalalabas or maglalakad. Ay, buhay. Ayaw ko na talagang magturo. Mag-vlog na lang kaya ako. Kakapagod na rin eh. Nakakapagod din pala, no? 15 years. Parang ayaw ko na talaga. Baka ito na yung last day ko. Baka ano, mag-resign na ako. Matt, Billy, bumalik na kayo. Please lang. Please, bumalik na kayo. Kailangan namin kayo dito sa KJ. Naku, magkukunwari akong gustong-gusto ko na syempre passion ko yung pagtuturo. So magkukunwari ako, ay oo, oo. Kahit anong mangyari, magtuturo ako. Passion yan eh. Charot. Okay naman, masaya naman talaga po ang magturo ng kindergarten. Masaya naman talaga. So tara na po. From 9 to 10, and then when I'm done, I have to go again to another building, which is I'm going to teach science, 10 to 11. So this is my first class. I'm walking to my second class po. So ibang building siya. So medyo talagang tiring and exhausting ang paglalakad, lalo na pag dire-diretso yung klase nyo. So, vlogger na vlogger yung feeling, di ba? Ito ang a day in my life, ipapasilip ko lang sa inyo yung aking araw-araw na parang routine. Guys, ngayon is 11 o'clock. It's my lunch time. So, kakain na po tayo ng lunch. So, balik na naman ako sa aming dining area. Na parang ano din siya. 3-minute walk or 4 kung mabagal ka. Ito po siya. Pupunta ako sa aming dining area. Kakapagod mga Mars. Hirap kumita ng pera, di ba? Kala nyo lang, madali. So, ganito po talaga yung aking everyday na buhay as a teacher in Bangkok. So, so far, nakatagal din naman ako. 15 years and counting. Yan ang aming dining area.
So, eto na po mga coolest. Lunchtime, eto yung pagkain namin. Bami nam, para siyang mami sa Pilipinas. So, eto yung kumakain kami. Usually, if you are teaching sa private school dito, libre ang kanilang breakfast and lunch. So, maganda na rin yung tipid. Kaya lang, hindi ka pwedeng mamili kung anong nakahain. Kain mo talaga. At syempre, itong pagkain na ito, hindi ko talaga siya try. Pero, libre, choosy ka pa ba? Ilibre nga, diba? So, carry naman, sayang din kung bibili ka pa sa labas. So, hey guys! So, eto, break time. So, trabaho namin during break time is to check our books. So, every time we're done with our teaching, we go back to our office. Dito kami nag-check. Ang kaibahan lang, mas masaya magturo ng, ano, mga young children kesa sa bigger or older ones kasi nakakatuwa sila. Yung mga malalaki na may mga attitude, hindi na yung nakakatuwa. Nakakapikon na yun. Oo. Kaya, so, mas nage-enjoy kami magturo ng ano, young learners. Alam mo siguro, pag umuwi ako ng Pilipinas, maninibago ako. Kasi nga, I never taught in the Philippines. Dito kasi agad ako nag-start. So, 15 years na po ako dito. So, hindi ko alam kung ano ba yung mas makulit. Ang mga Pinoy ba? O ang mga ano, Thai children? Feeling ko alam ko yung sagot. Feeling ko mga Pinoy. Kasi in fairness naman po, madaling disiplinahin ang mga Thai na mga bata. Madali naman silang disiplinahin. Merong ilan na talagang matigas ang ulo, hindi naman mawawala yun. Pero mas, siguro sa kultura din nila, mas ano kasi sila eh, mas chill, mas tame. Diba no? Mas ano yung kanilang kultura, yung kanilang saving face na sinasabi. Hindi sila ganun ka-loud na mga tao. So, feeling ko mas madali pa rin disiplinahin ang mga Thai na ano, estudyante kesa sa mga Pilipino. Opinion ko lang yun. At saka diba, yung kultura kasi natin na, yun nga, mas loud tayo, mas open-minded tayo, mas liberated tayo, mas expressive tayo sa mga opinion. Eh, ang mga Thai, kahit marami silang gustong sabihin, opinion, mas pinipili nilang i-hold yun kasi nga, natatakot sila, o kaya ayaw din nilang napapahiya. Kultura po nila yun. So, ayun na po mga kules, katatapos lang po ng aking teaching, five classes a day. So, ito na, babalik na po ako sa aking faculty room or maliit na office para sa mga foreign teachers. Ayan na po. Maraming salamat po. Please like, share, and subscribe. Salamat sa mga supporters natin dyan, mga kules. Until next time. Love you guys! Super cool! Bye, mga kules! Bye!